Kasi 48 na ako ngayon. Ang iba na iyang patutuwang buhay nila. Yung kung sila nagkakaedad na nahihiya sila. Ako naman ang papasalamat kasi umabot ako ng 48. Akala ko hindi na ako abot ng 15 nung nabagsak po ako ng posting ganito kalaki. Ganito kalaki. Yung tumama sa ulo ko, akala ko patay na ako naman. Mga 1 year lang mamatay na ako kasi masakit ang ulo ko. Inisip ko baka may namuong dugo. Kasi hindi ako dinala sa ospital eh. So inisip ko baka may namuong dugo. Kaya kasi lagi sumasakit ang ulo ko. Hindi ko pinalam kay Papa yun. Talagang doon ako pinagaling ng Diyos. Akala ko hindi ako abot ng 15. Kaya nung ako'y mabot ng 15, 16, 17 hanggang ako'y nagkaasawa na naging pastor ako, tontuwa ako sa bawat taon na dumating sa buhay ko kasi lahat ng taon na dumating sa buhay natin, biyaya ng Diyos. Saka isipin nyo, naging pastor ako, hindi ko inisip mo. Ang plano ko lang, pag ano ko, mag-aral, mag-teacher, maging doktor, nasa isip ko yun dati. Pero dahil mahirap lang ang buhay namin sa probinsya, walang pang-aaral sa Papa. Wala, hindi ako nagpag-aaral ng gano'n. Ganun pa man, naawa si Lord sa akin, may panawagan ako pala na pang-pastor. Kaya naging pastor ako. Dahil pinag-pray, natog ako sa chapa lang ng aking nanay. Kaya unang-una gusto kong magpasalamat, unang-una sa Diyos sa kabutihan niya sa buhay ko, sa aking pamilya. Gusto kong pasalamatan ang aking asawa, sa kanyang pagmamahal sa akin, sa aking mga anak, si Daniel, si Mickey, si Blessing, kasama si Iglon. Salamat po. At gusto kong pasalamatan ang mga kapatid dito sa Batangas City sa inyong pong lahat. Sa inyong pong pagmamahal sa amin, panalangin sa amin, support sa amin, gusto ko po kayong pasalamatan lahat. Lahat na magkapabiran. Hindi ko man mabanggitan yung pangalan lahat, pero gusto ko pong pasalamatan kayo lahat. Kahit yung mga kapatid natin wala rito, hindi nakadalo ngayon, maraming salamat sa kanila. Dahil kung walang inyong prayer sa amin, hindi kami naging matapat. Kasi wala kaming kabuluhan. Una, wala si Lord. Wala rin kaming kwenta, wala kayo. Diba? So, kailangan natin ng isa't isa. So, gusto ko rin pong pasalamatan ang ating pamilya, si Teogar Family sa pangunan ng Isam. Mami Clay, sa lahat ng mga kuya, salamat sa kanila. Sila rin ang nagpapalakas na kami ng spiritual. Kaya naging malakas tayo dahil pag narinig natin si Daddy Sam, nag-share sa atin ang budag na lumalakas kami ng mga kuya. Amen? Gusto ko rin pong pasalamatan ang aking mga magulang, siyempre si Papa at si Mama ko, mga kapatid ko sa Davao. Gusto kong pasalamatan sila dahil kung wala mga magulang ko, hindi ako naging tao. Amen? Kaya sa lahat po, gusto kong pasalamatan kayong lahat. Kay Pangulo, sa ating mga kapitbahay, ano? Napakarami natin dapat ipagpasalamat sa Lord. Kaya thank you very much sa aking kaarawan. Ay tunay kong lubos ako nagpapasalamat sa Diyos at sa inyong lahat. Dahil talaga ang Diyos ay hindi nagpabaya sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. To God be the glory, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ayan. So, tumayo na po.